Magandang araw, klase. Ngayon ay ipakikilala ko naman sa inyo ang iba pang tauhan ng El Filibusterismo. Pero bago ang lahat, sukatin muna natin ang inyong natutuhan sa nakaraan sa pamamagitan ng isang laro na pinamagatang The Who. Madali lang inyong gagawin. Ilalarawan ko ang katangian ng tauhan mula sa nakaraan nating talakayan at tutukuyin ninyo kung sinong tauhan ito. Tingnan nga natin kung mahuhulaan ninyo ang mag-aaral ng medisina at kasintahan ni Huli. Sino kaya siya, klase? Tama! Siya ay si Basilio. Sino naman kaya ang mayamang mag-aalahas na nakasalaming may kulay na umano'y tagapayo ng Kapitan General? Tama ka! Siya ay si Simon. Dumako naman tayo sa ikatlo, anak ni Kabesang Tales na nakaranas ng paghihirap dahil sa panggigipit ng mga Espanyol. Siya ay mabuting dalaga na napilitang mamasukan bilang tagapagsilbi sa malupit na si Hermana Penchang. Mahusay! Siya nga si Huli, ang anak ni Kabesang Tales. Ang ikaapat naman ang makatang kasintahan ni Paulita Gomez. Tama! Siya ay si Isagani. Sino naman kaya ang tauhang naghahangad ng karapatan sa pagmamay-ari ng lupang sinasaka na inangkin ng mga praile? Tumpak! Siya ay si Kabesang Tales, o ang kanyang buong pangalan ay Telesforo Juan de Dios. Napakahusay niyo, klase. Kaya ngayon ay ipakikilala ko na sa inyo ang iba pang tauhan ng El Filibusterismo. Si Don Custodio, o ang kanyang buong pangalan ay Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monteredondo. Ang Don Custodio ay nangangahulugang tagapagbantay ng sangkatauhan. Ang Salazar naman ay nakatira malapit sa palasyo. Ang Sanchez ay may banal na adhika. Ang Monteredondo naman ay paikot-ikot sa bundok o napakasipag. Kilala sa tawag na Buena Tinta. Siya ay nakapag-asawa ng isang mayaman at sa pamamagitan ng yaman ng asawa, nakapag-negosyo siya kahit kulang sa kaalaman sa mga tungkuling kanyang hinahawakan. Siya ay pinupuri dahil sa kanyang kasipagan. Nasa kamay niya ang desisyon sa pagtatag ng Akademya ng Wikang Kastila. Ang Kapitan General. Siya ang pinakamataas na pinuno ng bayan, sugo ng Espanya. Ang Kapitan General sa nobelang ito ay ang pangalawang patrono real o kinatawan ng patrono real ng hari at malapit na kaibigan ni Simon. Maraming kabanata sa nobelang ito na nagpapakita sa pagiging malapit ni Simon sa Kapitan General. Sa katunayan, si Simon ay itinuturing na tagapayo ng Kapitan General. Si Doña Victorina. Siya ay asawa ni Don Tiburcio de Espadaña. Ugali niyang ayusan ng maigi ang sarili, kabilang ang pananamit at paglalagay ng mga kolorete upang magmukha siyang Kastila. Siya ang tumatayong ina ni Paulita Gomez. Si Doña Victorina ay isa sa mga karakter na babae sa nobelang El Filibusterismo. Kilala siya sa pagiging mahilig makipagtalo. Napakataas ng tingin niya sa kanyang sarili. Subalit, mababa ang tingin niya sa kapwa niya Pilipino. Si Tandang Selo o si Tata Selo, ama ni Kabesang Tales na ang tanging kagustuhan lamang ay ang magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Siya rin ay ang mapagmahal na lolo ni Nahuli at Tano. Si Ginoong Pasta, ang tagapayo ng mga praile sa mga suliraning legal. Siya ang pinakasikat na abogado at tanging may katalinuhan sa Maynila na siyang pinagtatanungan ng mga praile sa mga araw ng kagipitan.
Benzyme, isang mamamahayag na hindi totoo sa kanyang salita at mahilig magsulat ng sariling bersyon ng mga pangyayari o balita. Para sa kanya, sa Maynila raw, siya lamang ang nag-iisip. Gayong sa kanyang pahayagan ay mali-mali naman ang kanyang isinusulat na kinukwestiyon pa nga ng mga mamamayan dahil hindi niya maipaliwanag ang iba niyang isinusulat. Mabuti na lang at tinutulungan siya ni Don Custodio. Kaya naman sa mga pahayagan ay nilalarawan niya ito na punong-puno ng pagpapahalaga sa katauhan nito na riyang binabansagan niya ito ng buena tinta, haligi ng karangalan, simbolo ng katalinuhan at sagisag ng katapatan. Lagi nang ipinagtatanggol ni Benzibe si Don Custodio bilang kabayaran sa mga kabutihang tinatanggap niya. Si Placido Penitente, ang mag-aaral na nawalan ng ganang mag-aral sanhi ng suliraning pampaaralan. Si Padre Camora, siya ay isang prayling mukhang artilyero. Bukod pa rito, mahilig siya sa magagandang dalaga. Siya ay nagkukunwaring natitisod upang mabunggo ang dalaga at sa kakikindatan ito. Padre Fernandez, siya ang paring Dominikong may malayang paninindigan. Siya ang prayle na nagpatawag kay Isagani upang kausapin ito dahil sa pagtatalumpati ng binata. Nagkaroon sila ng mahabang pagsasalitaan ni Isagani tungkol sa kanilang mga opinyon sa pamahalaan at simbahan. Si Padre Florentino, ang amain ni Isagani. Siya ay marangal at mabait na paring Pilipino. Hindi siya mahilig makipaghalubilo sa ibang tao. Hindi mapagmalaki at higit sa lahat walang bisyo. Mula siya sa mayamang angkan sa Maynila. Kailanman ay hindi niya pinangarap ang maging isang pari. Ngunit pinilit siya ng kanyang ina na pumasok sa seminaryo. Ang kanyang ina na kaibigan ng isang arsobispo ay mahirap pakiusapan at hindi nagbabago ang isip. Naniniwala ang kanyang ina na sa ganoong paraan ay sinusunod niya ang kalooban ng Diyos. Si Padre Florentino ay naging ganap na pari sa edad na 25. Padre Salvi, o ang kanyang buong pangalan ay Bernardo Salvi. Siya ay isang Pransiskanong pari na naging kahalili ni Padre Damaso matapos na ito ay alisin sa pagiging kura ng bayan ng San Diego. Ang kanyang pisikal na kaanyuan ay inilalarawan bilang payat, maputla, tahimik at mukhang sakitin. Si Padre Sibila, o ang kanyang buong pangalan ay Padre Hernando Sibila. Siya ay vice-rektor ng Universidad ng Santo Tomas. Isa siya sa mga tauhang salungat sa panukala na matuto ang mga mag-aaral ng wikang Kastila. Padre Clemente, siya ay ang nangangasiwa ng korporasyon ng mga prayling nagkamkam sa lupain ni Cabezang Tales. Padre Irene, isa sa mga kaanib sa pagtatatag ng Akademya ng Wikang Kastila ng mga kabataan. Sang-ayon sa pagpapatayo ng akademya dahil sinuhulan siya ng kabayo ng mga mag-aaral para panigan sila. Ngunit nang lumaon ay tumutol rin, gahaman sa pera at kayamanan. Si Juanito Pelaez, ang mag-aaral na kinagigiliwan ng mga profesor. Siya ay nabibilang sa kilalang angkang may dugong Kastila. Ang kanyang ama ay si Don Timoteo Pelaez na isang Kastila at kilalang negosyante. Sa kabila ng pagiging mayaman at ariglado sa buhay, si Juanito ay tamad mag-aral. Katunayan, madalas ay umaasa lamang ito sa pangungopya at dikta ng kamag-aral na si Placido Penitente sa tuwing magkakaroon ng pagsusulit at tatanungin ng guro. Don Timoteo Pelaez, isang mayamang negosyante at ang ama ni Juanito Pelaez. Si Makaraig, siya ay kilala bilang mayaman at palabang mag-aaral. Isa sa mga nagsusulong na magkaroon ng akademya para sa wikang Kastila, na mahigpit namang tinututulan ng pamahalaan at mga prayle
sapagkat ayaw nilang matuto ng lubusan ang mga kabataang Pilipino dahil gusto nilang manatiling mangmang ang mga ito. Natatakot sila na kapag natuto ang mga Pilipino ay hindi na nila mapasunod ang mga ito sa bawat naisin nila. Sandoval, ang kawaning Kastila na sang-ayon o panig sa ipinaglalaban ng mga mag-aaral. Si Kapitan Basilio, isang mayamang mamamayan ng San Diego, ama ni Sinang at asawa ni Kapitana Tika. Paulita Gomez, siya ay pamangkin ni Doña Victorina at kasintahan ni Sagani. Larawan siya ng dalagang laging maayos at maalaga sa sarili. Hermana Penchang, ang mayaman at madasaling babae na pinaglilingkuran ni Huli. Hermana Bali, ang naghimo kay Huli upang humingi ng tulong kay Padre Camora. Sinong, siya ay isang kutsero na nakaranas din ng kalupitan mula sa mga gwardiya sibil. Dahil sa pagnanais niyang makawala sa mga Kastila, maging ang tauhan sa alamat na si Bernardo Carpio ay inaasahan niyang magliligtas sa kanya. Ginoong Leeds, siya ang misteryosong Amerikanong nagtatanghal sa perya. Sir Pulet, ang mananayaw na kakilala ni Padre Irene sapagkat sa lahat ng pagtatanghal nito ay nakasunod ang paring Kastila. Tano, anak ni Kabesang Tales at kapatid ni Huli. Pepay, ang mananayaw na sinasabing matalik na kaibigan ni Don Custodio. Hindi ganon kalaki ang parte na kanyang ginampanan, ngunit kung anuman ang kanyang naging parte, ay nagampanan niya iyon ng maayos. Ang pagpapakilala ni Rizal kay Pepay ay mababaw lamang. Si Pepay ay masayahin, pero hindi siya maituturing na matalino at karispe-respetong babae. Pero sa harap ni Don Custodio, siya ay mahinhin at tunay na dalagang Pilipina. Inabuso ni Pepay ang kabaitan ni Don Custodio sa kanya sa pamamagitan ng paghingi ng mga regalo at kahilingang mahirap tuparin. Imuthis, ang mahiwagang ulo sa palabas ni Ginoong Leeds. Kapitana Tika, ang asawa ni Kapitan Basilio at ina ni Sinang. Sinang, siya ang anak ni Kapitan Basilio at Kapitana Tika. Camarón Cosido, isang Espanyol na ikinahihiya ng kanyang mga kalahi dahil sa kanyang panlabas na anyo. Mataas na lalaking payat, marahan kung lumakad, at kinakaladkad ang paang parang naninigas. Nakasuot ng gamit na kupas at kulay kape. May suot na maong na may tagpi-tagping parisukat. Tio Kiko, matandang lalaking tagadikit din ng paskil na katulad ni Camarón Cosido. Padre Milyon, ang guro ni Placido sa pisika. Tadeo, isang mag-aaral na pumapasok lamang upang itanong kung may klase. Estudyanteng tamad mag-aral at nagdadahilang may sakit ngunit nakakapasa pa rin sa klase. Pekson, isang mag-aaral na palaisip subalit laging may natatanaw na kabiguan sa hinaharap. Quiroga, isang negosyanteng Incheck na nais magkaroon ng konsulado ang bansang China dito sa Pilipinas. Mr. Chui, naghatid ng mga awit na Pranses upang magtanghal ng opera sa Kamaynilaan. Kabesang Andang, siya ang butihin at ulirang ina ni Placido Penitente. Don Tiburcio, kabiyak ni Doña Victorina.
Sana'y may natutuhan kayo sa ating talakayan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!